Ladies and gentlemen, good afternoon. As I speak to you today, the Philippines faces one of the greatest tests in its history. Puno ng taimtim na pagninilay ang mga nakaraang araw. Salamat sa lahat na nagparating ng suporta, sumabay sa dasal, at umunawa sa pinagdaanan kong discernment process. The global pandemic has raced through our country, destroying the lives of people, of families, of entire communities. And if we have learned anything in the time of COVID, it is that each of us... Sa prosesong ito, walang naging lugar ang ego o pansarili kong interes. Mabigat na responsibilidad ang pagkapangulo. At hindi ito pwedeng ibase sa ambisyon. No matter our station is in need of the help of our fellow Filipinos, we must face the challenge as one country, as one people. Pagdating sa pamumuno, iisa lang dapat ang konsiderasyon. Ano ba ang pinakamabuti para sa bansa natin? Lalong matimbang ang tanong na ito dahil sa napakalaking hamon ng pandemya. Together, we must work towards a shared vision of our country through COVID and beyond COVID to find a way through this crisis with a common goal, a vision to guide us and to lead us. Mahaba ang daang tinahak natin para makarating sa araw na ito. Hindi ko binalak tumakbo. Iniisip ko nang bumalik na lang sa probinsya namin. I know that it is this manner of unifying leadership that can lead us through this crisis. Get our people safely back to work for all of us to begin to live our lives once again. Handa dapat tayong iwakse ng buong buo ang mga agenda, ang mga interes, ang mismong mga tao at klase ng politika na sanhi ng pinagdaraanan ng bansa natin ngayon. I will bring that form of unifying leadership back to our country. Hangad kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. Kung parehong uri ng pamamahala at pareho ang pagkatao ng mga magwawagi sa araw ng halalan, wala tayong aasahang pagbabago. Let us bring Filipinos back to one another in service of our country, facing the crisis and the challenges of the future together. Join me in this noblest of causes, and we will succeed. Sama-sama tayong babangon muli. Malinaw sa lahat ang hamon na kinakaharap natin. Nakita na nating lahat ang pagsisinungaling at panggigipit na kayang gawin ng iba para maabot ang mga layunin nila. I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines in the upcoming May 2022 elections. Lalaban tayo. Inihahain ko ang aking sarili bilang kandidato sa pagkapangulo.